maligayang pagbabalik kaibigan. Sa video ng ito, pag-uusapan natin ang kakaibang kwento ng isang tao kung saan naipagpalit niya ang paperclip sa isang buong bahay. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Siya nga pala kaibigan, inaanyayahan kita na makiisa sa munting programa ng ating channel, ang Kaalaman T-shirt for a Cause. Ang lahat po ng pera na malilikom dito ay ibibigay natin sa mga taong hindi kaya o kaya walang sapat na pera para ipambili ng pang Noche Buena sa darating na Pasko. Ang lahat ng gamit o bagay ay dokumentado. Ipupost ko ang mga resibo sa ating Facebook page at Kaalaman HQ, at hindi lang yan, sa bawat piso na malilikom ay tataparan ko ito ng piso. Ibig sabihin, kung ang sumatotal na naibenta natin ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos ay daragdagan ko pa ito ng panibagong 10,000 para maging ang kabuuan ay 20,000 pesos na ipamimigay bago magpasko. I-click lang ang Shopee link sa ibaba para makapag-order ng ating t-shirt. Maraming salamat po. Kaibigan, sa buhay natin, kung gusto mong magkaroon ng isang bagay ay kailangan mo itong paghirapan. Kailangan mong pagtrabahuhan. Kailangan maraming ideya ang pumasok sa isip mo para makabuo ng plano upang makamit ang iyong pangarap. Pero isa na yata sa pinakawalang kwenta na maiisip mo para magkabahay ay ang isang paperclip sa desk mo. Paanong ang isang hamak na paperclip ng isang tao ay napalitan ng isang buong bahay? Well, aalamin natin ang kwento ni Kyle McDonald. Alam nyo, isa siyang Canadian na naninirahan sa Montreal, Canada. Nagsimula ang lahat, kaibigan, noong 2005. Summer noon at sobrang init ng panahon. Tulad ng marami, nasa loob lamang siya ng bahay at nag-chill-chill. Boring na siya sa buhay niya. Nakaupo lamang siya sa desk at nagtitingin-tingin kung ano ang pwedeng gawin sa internet. Nang walang ano-ano'y nakita niya ang isang kulay pulang paperclip. Pinagmasdan niya ito ng matagal, nakatulala at sobrang pungay ng mga mata. Nang biglang pumasok sa isip niya ang isang larong pambata na kung tawagin ay bigger or better, kung saan magsisimula ka sa maliit na bagay, ititrade mo ito ng paisa-isa hanggang sa ang bagay na hawak mo ay lumaki na. Ginawa itong inspirasyon ng ating bida ngayon at nagkaroon ng napakalaking pangarap at sinabing, darating kaya ang araw kung saan maipapapalit ko ang paperclip na ito sa isang malaking bahay, at ang mga sumusunod ang naging simula ng kanyang naging kalakalan. Challenge accepted. Una niyang pinost ang nasabing paperclip sa isang website na kung tawagin ay Craigslist. Ang site na ito ay maikukumpara natin sa OLX, Shopee o di kaya naman Lazada, kung saan maaari kang mag-post ng kung anong bagay ang pwede mong ibenta. Nagtagal ng ilang linggo ang post niya na ito ni Kyle. Kinakailangan niya rin itong i-update upang hindi matanggal ng site, dahil sa totoo lang, wala talagang tao ang interesado sa kanyang post. Hindi siya tumigil sa pag-update hanggang sa noong July 14, 2005 ay may isang tao na naging interesadong makipagkalakalan sa kanyang paperclip. Ang pinakauna na naging tagumpay na trade ng ating bida ay ang isang ballpen na may hugis isda na itinrade ng dalawang babae na may pangalang Ronnie at Karina. Dito ngayon, nagkaroon pa ng lakas ng loob si Kyle. Ginanahan pa siya dahil matapos ang ilang linggong paghihintay ay boom, mayroon na siyang ballpen na hugis isda. Pero malayo pa, kaibigan, ang kanyang lalakbayin para makamit ang pangarap na bahay. Muli niyang ipinost ito sa Craigslist upang muling makipag-trade. Ilang araw ang nagtagal at may kumontak sa kanyang isang babae na kinakailangan ng ballpen na may hugis isda. July 25, 2005 nang mag-travel si Kyle papunta sa Massachusetts upang makipag-trade kay Annie. Ang bagay na itinrade ni Annie para sa isang ballpen na hawak niya ay isang doorknob na may kakaibang hugis ng muka na sa unang tingin ay masasabi kong parang ginagamit sa pangkukulam o kaya naman nagtataglay ng kung anong mahika. Pagka-uwi ni Kyle ay sinubukan niya kung gumagana ba ito, at gumagana naman. The cycle continues, ika nga. Muling ipinost ni Kyle ang doorknob hanggang sa may isang tao na may pangalang Sean ang naging interesado sa kanyang ginagawa. Inaya siyang pumunta sa kanilang bahay upang makipag-trade at kumain ng kaunti.
itinrade ngayon ni Kyle ang kanyang doorknob sa isang camping stove. Sinabi rin ni Sean na kailangan niya ng doorknob upang ayusin ang nasira niyang espresso maker. Alam nyo kaibigan, unti-unting naging matunog ang ginagawang ito ni Kyle, kaya naman may isang tao ang muling naging interesadong makipag-trade sa kanya. Pumasok ngayon dito si David na kabilang sa US Marine. Sinabi niya kay Kyle na hinahanap niya ang eksaktong modelo ng camping stove na hawak niya at willing siyang i-trade ang kanyang electric generator. Dito ngayon, medyo naging matamlay ang kanyang trade dahil hindi tulad sa Pilipinas na laging walang kuryente, sa ibang bansa sobrang dalang mawalan ng ilaw. Hindi nila masyadong kailangan ang generator, kaibigan. Ilang linggo ang itinagal nito sa kanya, kaibigan, hanggang sa may isang teenager ang gustong makipag-trade sa kanyang power generator. Itinrade niya ang kanyang lalagyan ng beer at isang Budweiser sign na may ilaw. Sumunod na naging trade niya ay manggagaling sa isang tao sa Quebec, kay Michelle Brett. Sinabi niyang isa siyang radio personality at gusto niyang makipag-trade sa kanyang lalagyan ng beer at sign. Gusto niyang i-trade ang kanyang snow mobile. Tulad ng nakikita niyo ngayon, kaibigan, napakaganda nito. Mula sa paperclip ay heto na siya ngayon, may isa na siyang motor pang nyebe. Isang linggo lamang ang lumipas, kaibigan, may isang snowmobile company ang siyang naging interesado na i-trade sa kanyang snowmobile. Bagamat hindi gamit ang gusto nilang i-trade, ay gusto nilang bigyan si Kyle ng trip for two para sa British Columbia na nakaschedule noong February 2006. Hindi niya pinalagpas ito dahil gusto niya ring makapag-travel ng mag-isa, kaya ang ginawa niya, dahil dalawang tao ang pwedeng sumama, ay kinuha niya ang isang slot at ititrade lamang ang second spot sa sinasabing trip. Isang buwan ang lumipas, nakahanap siya ng katrade sa sinasabing second spot. May isang tao noon na hindi ginagamit ang luma niyang truck. Ito ay ang tinatawag na box truck. Matapos ngayon, ang sinasabing trip ay opisyal na nakuha ni Kyle ang truck at mula sa paperclip, kaibigan, ay mayroon na siyang sasakyan. Inabot ng isang buwan bago siya muli magkaroon ng bagong trade. February 22, 2006 nang may nag-offer sa kanya ng isang recording contract. Kontrata para sa mga aspiring music artist. Noong una, nagdadalawang isip siya dahil isa lamang itong piraso ng papel kumpara sa isang truck. Pero tinanggap niya ito dahil naisip niya na maraming tao ang gustong sumikat sa pagkanta pero wala silang equipments o recording studio, kaya kung ipopost niya ito online ay marami ang magiging interesado. April 11, 2006 nang may naging interesado sa kanyang recording contract. Ito si Jody. Alam niya na wala naman siyang bagay na pwedeng i-trade sa kanya, pero gusto niyang ibigay ang isang taong upa sa bahay ng libre kapalit ng recording contract. Ang lokasyon ng sinasabing bahay ay sa Phoenix, Arizona. Sakto namang sa kalapit na bahay ay may nag-offer sa kanya ng panibagong trade. In-offer niya ang kanyang boss. Ito si Alice Cooper. Bagamat hindi sikat si Alice Cooper dito sa Pilipinas, ay doon sa kanila ay sikat na sikat ito. Isa siyang songwriter, singer at aktor. At ang offer sa ating bida ay magkaroon ng private conversation, o tinawag nila itong afternoon with Alice Cooper. Sumunod na buwan naman, May 26, 2006, nang may isang tao ang naging interesado sa kanyang offer. Sinabi niyang marami siyang Kiss memorabilia. Ang Kiss ay isang sikat na banda na kahit ngayon marami ang umiidolo. Sinabi niyang mayroon siyang Kiss snow globe at gusto niyang ipalit ito sa afternoon with Alice Cooper ni Kyle. Dito ngayon, parang gumuho ang temang bigger and better na ginagawa ni Kyle. Dahil marami ang taong sinasabing hindi maganda ang kanyang naging trade. Dahil imbes na tumaas, ay bumaba pa ang kabuuang halaga ng kanyang pagtitrade. Pero dito papasok ang sinasabing another man's trash is another man's treasure. Dahil noong sumunod na buwan ay may kumontak sa kanyang isang batikang artista sa Hollywood, si Corbin Burnson. Noong una ay hindi niya ito kilala. Binuksan niya ang kanyang internet, nag-research ng kaunti tungkol kay Corbin at nalaman niya na si Corbin pala ay may pinakamalaking koleksyon ng snow globe sa mundo. Sa ngayon, humigit kumulang 8,000 pieces ng snow globe ang hawak niya. Nagkaroon sila ng pag-uusap. Sinabing sobrang naging interesado dito si Corbin. Gusto niyang idagdag ito sa kanyang koleksyon dahil wala pa siyang Kiss snow globe. Ang ini-offer naman ni Corbin ay isang paid role na may dialogue sa movie na kung tawagin ay Donna on Demand.
At heto na nga, July 5, 2006, nang may isang tao ang naging interesado sa kanyang sinasabing role sa pelikula. Isang tao na may katungkulan sa Kipling USA. Isa siyang Economic Development Officer sa Saskatchewan. Ang sesti ngayon kaibigan, dahil nga isa siyang development officer ay ang movie role na mayroon si Kyle ay gagamitin upang makapagpadala ng maraming tao galing sa iba't ibang kalapit na lungsod. Magkakaroon sila ng parang Kipling Idol kung saan magtatagisan ang mga tao gamit ang kanilang talento at ang premyo ay isang movie role. Sinabi ng officer na ito na willing siyang ibigay ang isang bakanteng bahay sa kanilang nasasakupan. Sobrang laki ngayon nang naging ngiti ni Kyle nang i-offer ito ng sinasabing officer. Tinanggap niya ito ng may ngiti sa kanyang mga labi at ang sinasabing bahay ay ang nakikita niyo ngayon. Hindi lang dyan matatapos, isang taon nang lumipas bilang pagtanaw sa ginawang ito ni Kyle ay nagpagawa ang siyudad ng Kipling ng monumento ng isang malaking paperclip sa isang park upang magsilbing atraksyon at inspirasyon na rin para sa mga tao. Alam nyo, tulad ng nabanggit ko, marami ang na-inspire sa kwentong ito ni Kyle. Sa totoo niyan sa YouTube, napakaraming tao ang ginagawa ang kanyang nagawa noong 2006. May ilang mga YouTube video na sinusubukang i-trade ang paperclip sa isang bagay hanggang sa ang halaga nito ay tumaas na. Ginagawa nila itong content sa YouTube kaibigan. Isa lamang ang kwentong ito sa napakaraming kwento kung saan sinasabi talaga na ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa maliit. Kailangan mayroon kang starting point. Sabi nga nila, ang pangarap sa buhay ay parang hagdan. Bagamat siguro ang iyong pangarap ay nasa itaas pa ng hagdan, ay sa pamamagitan ng tiyaga at pagpupursige ay makakamtan mo ito. One step at a time. At dyan matatapos ang ating kwento. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.